Welcome back to my YouTube channel and don't forget to like, share, and subscribe. Mapagpalang araw po sa ating lahat at maraming maraming salamat po sa mga nanonood at sa mga manonood pa po. Nawa ito'y magsilbing kunting inspirasyon po sa mga nag-uumpisa po. Mga baguhan po ng mga YouTube channel, sige lang po, keep it back po. Ang maishishare ko po ngayon is all about me series. In Tagalog po, naisipan ko po itong gawin para po kahit papano po maipamahagi ko po ang salita ni Lord, which is ito po yung pinakada dapat po nating gawin po sa araw-araw sa ating daily life, na yung ang buhay po natin is ilaan po natin for the glory of the Lord. Alam niyo po, nung nag-uumpisa po ako is napaka hindi madali, boring, ganito, hindi mo maintindihan, etc., etc. Pero nung at the moment na nagbabasa na po ako, doon po ako na nagka-idea na sana Lord, noong pang bata pa lang ako is napupuna po. So, ika nga po, nasa uli po ang pagsisisi. So, ang ma-i-share ko po ngayon is yung mi-series na Tagalog. Ang mi-series po ito is ginawa po ng aming teacher sa Bible. So, naisipan ko din pong ipamahagi po ito sa aking through YouTube channel po, para po sa ganun po magkaroon po ng idea yung mga baguhan po. So, sa araling una po, ako at ang Diyos. Sa Mateo 16:15, chapter 16. Ano ang dahilan bakit tinanong ni Jesus ang kanyang mga disipulo kung sino siya sa lugar ng Caesarea ng Filipos? Maari naman niya itong itanong sa ibang lugar. Ang dahilan ay ang Caesarea ng Filipos ay isang lugar ng sambahan ng mga puno pagano. Ito rin ang isang lugar kung saan sinasamba ang Diyos Diyosan. So dito, sa Caesarea ng mga Filipos, dito ginawa ni Lord yung magturo, which is hindi naman sila naniniwala sa kanya, at ito rin yung mga lugar kung saan yung mga Diyos ang idolatry po. Ibig sabihin po ng idolatry yung mga inukit, kagaya po yung mga revolto, yan po yung Diyos na isa po dapat po yan na hindi natin ginagawa. Ang tawag po dyan is idolatry. Ang unang tanong ko po is, sino si Jesus Christ para sa iyo? Pwede niyo po itong sagutin by your own. I'm just sharing this in my YouTube channel po para magkaroon din po kayo ng mga idea po kung ano si Jesus po sa buhay po ninyo. Para sa akin po, si Jesus ay ang Panginoon at tagapagligtas sa buhay ko po. Sabi ko po ito, siya ang Panginoon at tagapagligtas ng buhay ko po. Dahil siya po yung ibinigay ni God for offering, para po for redemption sa ating pong mga makasalanan. So, I thank God sa buhay po ni Jesus Christ, dahil siya po yung talagang ginamit ni God na para po tayo is magkaroon po ng bagong buhay po. This is, sabi nga po, in John 3:16, for God so loved the world, He gave perhaps the only begotten sons. Kung sino man po yung lubos na nanampalataya, siya po yung masasalba. So, dito po sa John 3:16 po, ang ating titignan po doon, who? Ibig sabihin po, kung sino po yung naniniwala. So, hindi po lahat is masasalba, kasi nga, who? Kaya yung mga ibang katuruan po na puro loving people, ang ano po ng John 3:16 is true naman na is love. Pero kung hindi mo naman po yun tatanggapin ng buong puso, or naniniwala, or hindi ka nag-repent, so hindi ka ba rin pupunta sa ano nga, sa kaharian ng Diyos. So, ang una-una po natin gawin is be repent, ask forgiveness for God, yun po. So, magbasa po tayo ng ating Bible po.
mahalaga po yun sa atin sa araw-araw. Kumbaga po, yung words of God po, ito po yung vitamins ng ating spiritual growth po. Although yung physical growth po natin, kailangan po natin kumain ng mga kanin, ulam, ganun. Ang spiritual po naman po natin is for the glory of the Lord, is yung the words of God. So, ito lang po, maikli lang po, at sana po ay magkaroon po kayo ng idea na ano ang si Jesus para sa inyo po. So, bago po ang lahat, kakanta po ako ulit at tuloy practice na rin po. Mapagpalang araw po sa ating lahat, at thank you Lord for this opportunity na pinagkaloob mo sa akin. May YouTube channel akong saan po nakakapag ano po ako ng kahit konting kaalaman po sa mga manunood. At thank you.
Thank you guys for watching. God bless everyone.